Hi guys, so today is February 4. So update ko na lang kayo. May general manager sana kami, kaso ayun, nag-resign siya kasi malayo yung bahay niya. Na-assign siya dito sa amin. So ngayon, dahil nag-resign siya, wala pa kaming manager. So ngayon, nag-meeting kahapon kasama yung may-ari ng kumpanya, na sinabi na ako yung team leader ng sales. So hindi naman lingid sa kaalaman nyo na yes, management grad ako, pero naisama ko naman kayo sa journey ko na naging encoder ako ng government. Yes, and hindi ako nag-vlog noon kasi government worker ako, so confidential. Kaya nagtuloy-tuloy ang vlog nung napunta na ako sa Media Prod, which is yes, nag-encode, collection, billing, assistant, alam nyo na yun guys, yung naging flow ko, and naging kanang kamay din ako ng manager ko. So yun, lahat ng pipirmahan, pinipirmahan ko, yung allow ako kasi naging say, naging representative ako ni ma'am. So yun, ngayon wala akong proper training ng pagiging sales team leader, and ni-research ko siya guys, yung job description niya, and ngayon pa lang siya nagsisink in na role na rin yun as a sales manager. So hindi ako permanently na sales manager guys. So kung may darating, siya talaga yung uupo. So hindi ko pa kiniklaim sa sarili ko na ito yung position ko, dahil ang nakalagay sa ID ko is sales staff. So yun, and yung goal ko sa pagpasok ko doon is mapunta ako sa accounting department, na kung saan more on numbers yung hawak ko, yung hindi ako sasagot ng telepono, hindi ako yung sasagot ng mga concerns nila, kasi minsan nga diba sa bawa ko tapos hindi mo pa ako maintindihan. Isa sa mga weakness ko yun, yung explanation ko pa paano ko maita-transfer dun sa tao in a good way, na hindi magiging sabaw yung dating o kaya parang kulang yung information or mayabang. So yun, bagong challenge siya sa akin, and hilaw pa yung kaalaman ko about dyan. Then may mag-a-assist sa akin, which is yes, maybe 7 years or 8 years na siya dun sa company. Nagka-twist yung scenario, and ako yung sana 1 year na kung hindi ako na-retrench noon, and nagbalik lang ulit ako nitong January 2021. So ngayon lumalabas is 1 month pa lang ako bukas, diba? So yun, kung magtutuloy-tuloy to guys yung pasok ko, kung hindi na ako ma-retrench, kung hindi na magbabawas ang tao sa office. And ayan, hoping na maging okay na yung flow, then may hinahabol kaming kota. At as a sales manager, kailangan i-push mo yung tao mo na gawin mo to, ito yung collection mo, i-collect mo yan, ganun. So hindi ko gamay ang pag-utos, alam nyo yan, kasi kapag nag-utos ako tapos hindi sinunod, ako na lang din yung gumagawa. And isa rin yun sa mga sermon sa akin nung manager ko, hindi naman yung sermon in a way na galit or what, kumbaga sermon, parang tip niya, advice niya yon sa akin dati sa media, na ako yung nagtitrain doon sa intern, pero bakit ako yung gumagawa? Bakit ako yung nandoon? Bakit ko siya tinutulungan? Kasi guys, yun ako eh. Kapag nag-utos ako at hindi niya pa gamay, hindi niya alam, tinutulungan ko, hindi ko siya iniiwan. Then, nakatagpo ako noon ng mabait, which is yun, si Aliana. So, nakikita niyo siya sa vlog ko dati. Siya yung pinaka gusto kong intern kasi go with the flow lang, parang barkada lang, compare dun sa mas nauna kong intern na mas bossy,
pake sa akin. Ang pinakikinggan niya lang yung manager ko pagdating sa akin, kinakaya-kaya niya lang ako, deadma lang, ganyan. Yung inuutos ko, ayaw niyang gawin, which is sabi nga ng manager ko na, ipatapon mo sa kanya basura, magpatulong ka kasi nga, pagod na ako. So, dapat yung iba doon, magkusa rin siya sa paglilinis, ganyan, ayusin niya yung table, yung mga ginamit namin, ganyan. So, yun. And yung intern ko na yun, nandidiri siya sa trash can, lalo na pagbasa, ganyan. So, lahat ng mga naging intern ko, guys, may kaya yun, magaling sa may kayang pamilya. So, iba-ibang attitude. So, pinaka the best na naging intern ko, yun, sina Aliana. And meron akong picture nila, guys, sa Instagram and sa Facebook, kapag ka may pinapaalala si Facebook na memory. Ayan, sina Aliana yun. Sila yung paborito kong intern. And until now, sila pa rin yung nakakasama ko. Or nakakausap. Nakakasama, yes, nung mga panahon na wala pang pandemic. Ang last nakita ko sa kanya, yung nagkita kami sa Cubao, sa Gateway. So, yun. And yun, ito yung souvenir niya sa akin. Yan, ginagamit ko hanggang ngayon. So, yun yung hindi ko alam kung paano ko i-express yung gusto kong sabihin sa tao in a way na hindi siya magkakaroon ng ilang sa akin, hindi siya maiinis, alam mo yun, kasi alam ko na yung sa loob ng opisina, masaya lang sila sa harap mo, na ito yung narating mo, pero pagtalikod mo, marami na silang nasasabi sa'yo. So ngayon, nagtatanong sa akin, minsan, mga tao sa telepono, mga customer, and sinasabi ko pa rin na ang position ko is sales staff. Wala na po kami, sir, na manager, wala pa po kami, ganyan. Ako muna yung mag-a-assist sa inyo, tsaka yung kasama ko. Laging ganun. Hindi ko pa kiniklaim sa sarili ko na yes, team leader ako. Normal lang, guys. Kung ano ako nung pumasok ako nung umpisa, yun pa rin ako. Yun pa rin yung nasa isip ko. Ang goal ko lang kasi ngayon, guys, is magkaroon ng stable na trabaho. Yung hindi na ako matanggal dun sa trabaho ko. Kasi ang hirap, guys, nung na-lockdown, alam nyo yan. And until now, guys, yung mga ginagawa ko nung na-lockdown, yung mga binibenta ko noon, binibenta ko pa rin hanggang ngayon. And mas nadadagdagan siya. Natutuwa ako maging madiskarte. And hindi ko naman masabi na lahat ng binibenta ko, mabenta. Nakakabenta, oo. Pa isa-isa, ganyan, dalawa, tatlo. So siguro dito sa position na to na binigay sa akin, training ko na rin to para maibenta ko rin yung mga gusto kong ibenta. Diba, nagbi-business din ako. And bukod doon, nagtatrabaho ako. So, galawang hokage yung ginagawa ko. What I mean doon sa galawang hokage, two birds and one stone. Kasi sa panahon ngayon, guys, mataas ang bilihin, meron pa kaming pending na bills. So, yung kinikita ko as a minimum lang, no? Wala siya talaga as in natitira sa akin. Nagtitipid ako, naglalakad ako, hindi ako bumibili ng pagkain. Kung ano yung binigay kong budget kina mama, yun na yung ano ko, yun na yung kakainin ko. Tapos bumibili ako ng mga cupcake, palaman, tinapay. Budget ko na yun, quincenas. Then kasunod nun, bibili ulit ako para sa katapusan. And yung binibili kong yun, kapag nag-grocery ako, hinahati ko yun sa dalawa. Baon ko and kay daddy, merienda niya dito sa bahay kasi siya yung naiiwan dito. So yun yung diskarte ko, guys. Si 2020, tinuruan ako maging madiskarte and i-apply ko lang ngayong 2021. Ang good side lang doon is nagkaroon tayo ng position, which is, yes, parang siguro pambawi na rin din doon sa mga panahon na nawala ako. So ngayon, ang kailangan na lang natin is humataw. I-prove na kaya ko. Kasi, napunta ako sa mundo ng media prod. Hindi ko alam yung ginagalaw ko. Hindi ko alam yung ginagalawan ko. Hindi ko alam yung mga hinahanap sa akin na gamit. Kung paano ako makikipag-communicate doon sa tao. Kasi naka-ID na sila ng GMA, ng TV5, kung ano-ano. Nandiliit ako sa sarili ko.
So, yun pa rin ulit yung naramdaman ko ngayon. Syempre, bago tong field na ginagalawan ko and connected na to sa pinag-aralan ko. So, dito sa company na to, dito natin may i-apply yung natapos ko. Hindi na siya taliwas dun sa tinapos ko. Hindi na ako encoder, hindi na ako assistant, studio assistant, ganyan. Meron na akong position na tutugma doon sa tinapos ko. So, thank you. Thank you, Lord. Thank you kay 2020 na ito yung na-experience ko. And alam ko na hindi naman ako magtatagal sa position as a team leader dahil meron pang mas magaling na darating na sales manager. Siyempre, mga datihan na ron sa office kung sino man yung ma-assign sa amin. And ngayon, pinagpapasalamat ko na eto, naging team leader tayo pansamantala at hindi ko i-claim yun dahil alam ko na hindi pa siya para sa akin. Kung para sa akin na siya, mararamdaman ko eh, kampante na ako sa ginagawa ko, sa trabaho ko, hindi na ako natatagalan, hindi na ako nagkakamali. Parang nung sa studio, nag-aalangan pa akong sumalubong sa mga tao, makipag-communicate. Pero napansin yun ng client ko, si GMA, na, uy ma'am, dati ganito ko lang bumati sa amin, dati eto ka lang. Ngayon kami na yung nagtatanong sa'yo, dati ikaw ang nagtatanong sa amin. Open ako sa kanila kasi ayokong umasa sila na lahat alam ko. So, same ngayon, ginagamay ko pa lahat. So, alam ko darating yung time na malalaman ko yung flow ko, kung saan ako dapat, and kung ano yung strength ko. Yung weakness ko, ito eh, yung pressure, yung time. So, yun. Yung strength ko, mahanap ko yun sa pagtagal. Sa ngayon, guys, as in, kahit tawagin nila akong team leader, hindi ko talaga ma-feel yun dito sa puso ko na yes, ito yung position ko. So, alam ko, anytime soon, pwede siyang makuha sa akin and bumalik ako as a sales staff. Kasi ngayon, guys, eh, kulang kami ng sales manager. And yung budget ni company, eh, hindi pa kayang mag-hire ng pang-manager. So, yun. And ako, as a minimum wages or what, ako muna ang indilikay doon para i-remind din yung mga tao na ito, collection day, yung target, ganito. Babalik na ulit, guys, yung target ng company. Kung dati, daily sales, gumagawa ako. Ewan ko lang ngayon, guys, kung i-re-require pa yun. Pero ngayon, kung ano lang yung kaya kong ma-produce, yun yung gagawin ko. And meron din naman nagmo-monitor ng mga lumalabas na ano namin, yung sa mga inventory, yung mga sales, and yung January nga, guys, hindi ko pa natatapos si invoice, i-encode, diba? So, para meron din akong backup. So, yun. Kasi, as in, literal, na pag-upo mo dun, yun, maraming order. And, yun, guys, sama ko kayo sa journey ko, pero more on update lang to. Tapos, yung table ko lang yung pwede kong maipakita sa inyo, at hindi ako pwedeng magsalita doon na nakaharap ako dito sa cellphone ko o sa camera na nagbablog kasi kahit sila hindi ko sinabihan na nagbablog ako. So, meron akong katrabaho na gusto niya rin maging vlogger and ang goal niya is bumili ng camera na maganda. So, hindi niya alam na pwede naman siyang gumamit ng cellphone lang, diba? So, kasi gusto niya kagad good quality, maganda editor. So, bahala siya, trip niya yun. Pero, sabi naman ako sa kanya na kung gusto mong mag-vlog, kung ano yung nandyan, subukan mo muna. Tapos, subukan mo rin sa cellphone, magsalita ka sa harap ng cellphone, tapos mag-vlog ka sa maraming tao para yung ilang mawawala yun sa'yo. So, yun. And siya, ang gusto niya, sa loob lang siya ng bahay muna. So, yun. And yun, guys, dito ko rin na-end yung vlog. Then, yung pagbablog din pala sa labas, hindi ko alam kung kaya ko rin gawin pa. Kasi nahinto nga, diba? More on update lang dito sa bahay. Pero yun, as of now, guys, update lang muna tayo, no? Kung itong position na bang ito, para sa akin. At kung hindi,
update ko kayo guys kung meron na kaming manager. And thank you Lord. Thank you sa lahat. Thank you. Basta ang goal ko lang this year, maging stable lang yung trabaho ko. Mabayaran lahat dito. Yun. Yung sa position, hindi ko pa siya inaasam eh. Kasi alam ko lahat sa paligid, hindi permanent. Isa yun sa mga natutunan ko. So, yun. And salamat sa panonood, guys. Bye!